Lumipas na po ang November 10 at hindi nga nangyari ang inaasahan, ang gusto ni Waldy Carbonell. Siya po yung naghamon sa Batang Duterte na si Baste ng duelo or barilan nga dyan sa Luneta. Natagal na itong hamon niya na ito. At yun nga, kung hindi daw sumipot itong si Baste Duterte, ibig sabihin duwag, ibig sabihin totoo yung lahat ng inaakusa laban sa mga Duterte. Totoo yung Davao Death Squad. Totoo daw pati yung, ba ngayon lumalabas itong balita na ito na meron daw ng Davao Mafia. Matapang lang daw itong mga Duterte dahil sa DDS, dahil sa mafia na yan. Pero kung hamuni naman daw, wala rin. Dahil noong nakaraang, ilang taon ang nang nakakaraan, hinamon din po na nung si Waldy Carbonell, etong si Digong, sa harap mismo ng Davao City Hall. Pero wala namang sumipot na Digong. Yan, ito yung malaking patunay daw na duwag nga etong mga Duterte. Pero totoo, nag-antay daw talaga. Maghapon daw na nag-antay sa pangalawang pagkakataon kasi ang hinahamon niya, pwede yung matandang Duterte, pwede yung batang Duterte na si Baste. Etong si Waldy Carbonell po ay isang Muslim na veteran broadcaster na matapang. Ang balita natin, kinatatakutan daw ito ng mga Duterte. Takot daw dito si Digong. Dahil yun nga, etong si Carbonell ay hindi nasindak nung time na yon. Pumunta sa harap ng City Hall mismo ng Davao sa oras ng doon sa oras na pinag-usapan kung anong or doon sa kanilang duelo nga na yon ni Tandang Duterte. Ito ay totoong nangyari, etong duelo daw na ito or etong hamon daw na ito sa Davao dati. Simula daw noon, pag nagkakasalubong na etong si Digong at si Carbonell, kahit saan man, umiiwas daw etong si Duterte. Isang patunay na matapang daw talaga etong si Carbonell. Okay. Pero huwag na po natin masyadong isipin na etong mga ganitong klaseng hamunan ay normal sa atin dahil hindi maganda kasing imahe yan ang ating bansa pag merong mga ganitong duelo. Hamunan, patayan, barilan, violente ang kaisipan. Pero yung hamon na itong si Carbonell, hindi natin siya masasisi dahil nga alam niya kung ano ang likaw ng bituka, ano ang pinaggagawa na itong mga Duterte. Alam niya yan bilang isang Muslim, bilang isang taga Mindanao.